Welcome to Donmar TV News Channel. Mga nagbabagang balita sa buwan ng Setyembre. Okay, ito. Pasok! 40 pasahero na galing Metro Manila ang nakumpirmang COVID positive pagdating nila sa Davao City. Ayon kay Mayor Sara Duterte, September 21 dumating ang flight. Dumaan naman daw sa symptoms check ang mga pasahero bago lumipad pa Davao. Pero isinalalim pa rin sila sa swab test pagdating sa Davao at doon nakumpirmang positibo sa virus. Maigpit namin ang monitor ang mga pasahero. Ayan ang problema. Tingnan nyo ha. Isipin nyo ito. 40. Okay? Bago umalis yan, kung saan man sila galing, quote-unquote, di ko masasabi kung totoo, di ko rin masasabing hindi totoo, nagpa-check sila doon at negative. Eh, buti na lang. Sabi ko nga, buti na lang. Itong Davao, pagdating mo doon, may sariling swab test. Eh kung naniwala lang sila basta-basta doon, isipin mo, 40 nakapasok sa kanila nang may sakit. May COVID. Mantakin mo yun. Yung 40 na yun, ha, ang akala nila, negative sila. Isipin mo, negative sila. Negative ako. So, makikipag-usap ako sa tao, makikipag-usap ako sa pamilya ko, yayakapin ko mahal ko. Yung iba pang may asawa, eleps to leps ko. Oh. Yung pala, may COVID ka na? Isipin nyo yun, oh. Kaya nga sabi ko, ako, ha? Ang tanong ko sa inyo, gusto nyo na ba mag-MGCQ? Ako, sa totoo lang, hindi ako pabor pa. Sa tingin ko, ha? Tama na muna itong GCQ. Hanggang dito na lang muna tayo sa GCQ. Wag mo tayong pabigla-bigya. Delicate su talaga, eh. Kasi yung ganyan, sabi ko nga, eh, kaninong fault yan? Fault ba yan ng city na pinanggalingan nila? O baka naman hindi sinasadya? O baka nagkaroon lang sila ng false negative, di ba? Hindi ko natin alam. Pero gayunpaman, positive sila. Isipin mo yun. Isipin mo na lang. Positive yan, ha? Nakapasok. Pumunta sa pamilya. May tatay, may nanay, o may lolo't may lola. Siyempre, yayakapin mo yan. Usap kayo. Sapul ka dyan. Oh, grabe ho yun. Kaya sana... Eh, ang akin lang, sa mga nagtatanong po, pasensya na po kung ang gobyerno natin medyo hindi pa ho pabor totally. Ako, sa totoo lang ha, gusto kong bumunta ng Boracay. Gusto kong bumunta ng Baguio. Gusto kong bumunta ng SBMA. Pero sa akin, delicates pa rin, no? Parang kahit mag-open, hindi ko pa rin no, gustong bumunta. Kasi paano na ngayon yung 40 na yun? Siyempre, ikaw-quarantine yan. Sagot na naman ng pamahalaan yan. Sagot na naman ng city ng Davao yan. Oh. Delikado talaga eh. Alam nyo, nakakalungkot man. Ay, marami na ho sa atin ang nalulungkot. Eh, alam nyo kasi, kesa na mapahamak yung ating mga mahal sa buhay, isipin nyo na lang. Kasi alam ko, baka sabihin nyo, eh, balad ba, wala ka kasing mahal sa buhay. Ay, hindi mo alam, sinasabi mo. Hindi naman. Ang akin, may tatay ako, ha. Ayo talaga, tsaka may kapatid ako, ha. Tatay ko nga, eh, gusto ko nang puntahan, eh. Kasi lagi niya ako niyayaya. Pero sabi ko, daddy, wag muna. Delikado. It's either delikado. Baka ako makahawa sa'yo. O baka ako mahawa at matamaan ako ng second COVID. So, delikado. Hindi ho natin alam. So, tiis-tiis na lang muna tayo. Delikado talaga, delicates eh. O, diba? O, yan. Tinatanggap ko na 2022 pa ako makaka-uwi for the safety din ng family. Oo, for the safety. Alam nyo, hindi ko kasi biro eh. Sabi ko nga sa inyo, sabi nila, eh, may mild lang naman yan. Mahina lang naman yung COVID. Parang ordinaryong flu lang yan. Those people are saying that na ordinary lang yung flu na yan because hindi nila nadadanasan. Until nadanasan nila yan, doon nilang, alam mo paano ko na, nasasabi na ganyan? Alam nyo yung ano, yung sakit sa, yung ihi ng daga, alam nyo yon, yung sa baha. Nakalimutan ko na ako. Pakibanggit nga ko ano yon. Tawagan mo po papa mo lagi. Opo, tinatawagan ko. Ano yung sakit sa ano, pagka baha? Yung assistant ko, si Toto, na ganyan eh. Okay? Sa totoo lang, di ba tayo mga Pilipino, pagbaha, ang sarap-sarap, ganyan. Oo, talaga, talagang, ano, hindi malaria. Ayun, laptop,
leptospirosis. Ayan. Leptospirosis. Anong lepto kayo talaga? Niluluko nyo ako. Leptospirosis. O basta yan, lepto. O sakit sa daga. Ha? Alam nyo ba, yung mga ibang tao, parang wala yan. Sus, ano lang yan? Ma'am, maaano ka lang dyan? Kalagnating ka lang. Inom mo lang ng antibiotic yan. Okay na yan. Alam nyo, yung assistant kong si Toto, yung lagi yung kong kinikwento at pinopost din, siya nagkaganon siya nun. Alam nyo, halos muntik-muntika na siyang mamatay. Hindi uto ako nagbibiro pag nakita niyo itsura niya. Ngayon nga, payat siya eh. Noon, parang skeleton na siya. Dinala siya sa ospital, kinonfine siya. Tapos after nga noon, talagang pasalamat siya na talagang second life na daw niya yan. Feeling kasi natin, yung mga pag hindi natin na naranasan, feeling natin wala lang. Di ba? So yung ibang nagsasabi na, ay, wala yung COVID na yun. Kasi hindi ho natin nararanasan. O wala ho tayong mag-anak o nakitang may COVID. Pero kung kayo mismo, sabi ko nga sa inyo, ako, naranasan ko, kaya alam ko eh. Kung yung mga may asthma dito, ina-attack ng asthma, sasabihin nyo, kaya ko na, kaya ko na. It's 10 times worse than asthma. Attack. Hindi ko kayo niloloko, ha? Baka akala nyo, tinatakot ko kayo. Hindi, may asthma nga ako eh. Sabihin, you cannot breathe. Hindi ka makahinga ng malalim. Ang hinga mo, ganyan lang. Kasi nga, pag humihinga ka ng malalim, masakit, maano, iba yung pain sa dibdib mo. So, yun lang ang sa akin. Kaya sa akin, yung mga nagtatanong ho, medyo nagagalit ho yung iba. Eh, ang ano lang natin, madam, sir, pasensya na ho kung ang ating gobyerno medyo nag-iingat pa. Eh, ang problema, isa pang problema pag sa gabi, kulang ng pulis, kulang din ng, alam mo yun, parang nagdi-disappear ang mga pulis eh. Halimbawa nito, ito, Tino, tingnan nyo to ha. Tingnan nyo ito, napanood ko ito eh, na-share ko na din. Ate, atras po na kayo doon ha. Maglalala tayo konti. Sige na po. Maglalala tayo. Magdikit-chit na po tayo. Wala na, dikit-dikit na lahat. Wala nang virus. Ayun, kita niyo 'yon. Ah, sa gabi 'yan, ha. Sabi nga nito ni post ito ni Donyeri Cabral. Ganito na pala ang sistema ngayon kapag gabi na. Kapag wala na mga pulis na nasisita, sana makarating sa ikinaukulan. Ngayon ninyo isisihin ng gobyerno kung nasa tao na mismo ang problema. Sumakay ako ng GEL transit bus sa Ortigas Station around 6:45 PM. Pa southbound to Pasay TAF, maayos ang pagpapasok ng mga tao may physical distancing. Pero pagdating ng Ayala, pinapasok nila mga tao, mostly mga empleyado ng SM Makati, na lagpas sa required capacity ng isang bus ngayong may pandemic. Ang resulta, nagpalit-palit kami ng mukha. Ay, mali-mali. Nagkadikit-dikit sa loob at nagtabi-tabi na ang mga upuan. Hindi na nasunod yung health protocols. May tumabi pa sa akin pero nung sinabihan ko na mali yung ginawa nila, umalis siya sa tabi ko. Maririnig niyo sa video kung papaano sumisigaw yung konduktor. Kayo na po ang humusga. Oo, gustong umuwi ng lahat sa mga bahay nila. Pero hindi lahat gustong mahawaan ng virus. Huwag lang tayo puro react guys. Hindi yan makakatulong. I-share niyo itong video. Kawawa tayo mga Pilipino. Sana pala umubo ko na madaming beses kanina. Ewan ko kung hindi magbabaha ng mga tao. Sana ginawa mo Brad. Kung ako yun, talagang siguro talagang magbo-break pa ako dyan. Talagang uubuhan ko yung mga yan. Kasi alam mo, sabi nga nila, hindi mo naman di masisi yung mga MMDA. Kasi ang MMDA, alam mo ba, kulang na kulang. Bakit to? Kulang sa budget. Kulang na sa budget, kulang pa sa tao. Kaya tuloy sa gabi, wala na akong nagbabantay, wala na mga traffic enforcer. Ayaho eh, ang ano natin dito,
Tapos ang sisi nito pag dumami ha. Isipin nyo, pag dumami ang may sakit, sasabihin na naman ni Lenny Robredo, kasalanan ng gobyerno. Kasalanan ni Duterte dahil wala siyang plano. Alam mo si Lenny Robredo, parang na rin siyang mga ano, no? Parang komunista, yung mga kaliwang grupo. No? Na yung mga kaliwang grupo na ginagamit yung mga negatibo dito sa buhay natin nangyayari sa Pilipinas. Tapos, gagamitin against sa gobyerno, no? Manang-mana kay Ninoy Aquino ito si Robredo, no? Talagang meron saltik din, ano? Talagang makikipag-team up siya. Yung kanilang sinasabi, itong mga aktivista nito, mga terorista nito, yun din ang style na ginagawa ni Robredo, no? Grabe, itong si Diego Latigo tsaka si Randall Bunagan, dire-diretso ang ano,